buhay pa si Don Ignacio. Kaya kailangan pagplanuhan natin ng mabuti kung paano natin siya tatapusin. Pero kailangan mag-ingat pa rin tayo. Mando, nagpunta na mga kasamahan natin para bantayan ang mansyon ni Ignacio. Siguraduhin mong hindi papalpak ang mga inutusan mo, Samuel. Kailangan mahanap natin yung matandang yan. Dahil sa bawat segundo na nabubuhay siya, magpapalaksi ng pwersa at mahirapan tayong patayin siya. Kaya ngayon ang tamang panahon para kumilos tayo. Habang mahina pa si Ignacio. Pero hindi natin kailangan magmatalik. Magdagdag pa kayo ng mga kasamahan natin. Puntaan niyo ang lahat ng safe house ni Don Ignacio. Kung kinakailangan, halugugin niyo ang lahat ng kalye ng Norte, gawin niyo. Paano kung lumutang yung demonyong yun? Hindi ba't mas maganda kung unahan na natin siya? Hindi. Si Mara pa rin ang dapat pumatay sa kanya. Nakakaawa naman si Omar, no? Tinanas ng pamilya niya. Oh! Patasalbas kayo. Ano sa sugat niyo? Medyo okay-okay na kami, Cardo. Kailangan lang naming lumanghap ng sariwang hangin para mabilis gumaling ang mga sugat namin. Oo nga pala, Cardo. Hinahanap ka ni Lolo Delphine. Maglalakad-lakad muna daw siya para mag-isip. Oh, Omar, ayos ka lang ba dyan? Oo. Nanonood lang ako ng TV. Kakainip kasi. Mga mahal kong kababayan, opisyal na ang ating pagtakbo. Klaro naman sa mga survey na ako ang pinipili ninyo na mamuno sa inyo. Sir, may masamang balita. Ano? Nasa TV ngayon, nag-file na ng Certificate of Candidacy si Madam Lily bilang presidente. Laban ka na Renato Hipolito at Arturo Padua. Tara, sir! Ang magiging administrasyon natin ay kikilalanin bilang pangalawang person ng pamamalakad ng ating mahal na Pangulo, Oscar Hidalgo. Ipagpapatuloy ko ang magagandang nasimulan ng aking mahal na asawa. Sa bagong bukas na darating sa pamamalakad ng aking butihing asawa, nandito lang ako sa likod niya. Di ko kayo iiwan kahit tapos na ang termino ko bilang Pangulo ng bansang ito. Tatapatin ko na po kayo, ano? Ang kailangan po natin ngayon ay hindi ang ating kasalukuyang administrasyon. Ang ating pong kailangan ngayon ay ang bagong pananaw kung paano natin babaguhin at pauunlarin ang buhay ng bawat Pilipino. Maayos po ang naging pagpapatakbo ng ating gobyerno. Dahil na rin po sa akin. Pero hindi po ba mas maganda kung ako na mismo ang uupo para mas mabilis at mas epektibo ang aking pagpapatakbo ng ating pamahalaan at ng ating bansa. Tay, nasa balita si Arturo Padua. Ang pangunahing alituntunin ng Hipolito Padua government ay ang magbigay ng isang bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas para sa bawat mamamayan kung saan ang bawat Pilipino ay makapapamuhay ng matiwasay, ng maunlad, at walang takot sapagkat ang bansa ay magiging tahimik at mapayapa. Ang amin pong prioridad, ang amin pong... Oh, ano nangyayari dito? Si Madam Lily at si Renato Hipolito, tumatakbo bilang presidente. Ano? Ay sisiguraduhin po namin sa inyo na buburahin namin sa mukha ng ating bansa ang mga kriminal at ang mga public enemy number one katulad ni Cardo Dalisay at ng kanyang mga kasamahan. Kaya bayan, gising na, bayan!
Ngayon na! Paano na lang ang mga Pilipino? Ricardo, hahayaan na lang ba natin to? Kikilos tayo. Hindi natin hahayaan na lalong malubog sa komuna yung mga Pilipino.